Hello, what's up mga masters, mga bro. Today's video, itutuloy natin yung part 2 ng ginawa natin. Ito yung Samsung 40 inches na no power. Ngayon, nakabitan natin siya ng module. Naayos natin yung sira. Ayan siya, yung module niya. Pinabitan natin ng 4 wires. Tapos, nagka-power siya. Biglang lumitaw na may problema pa. So, yun yung aayusin natin ngayon. Panoorin nyo ito mga bro. Panoorin nyo. Ito yung part 2 ng ginawa natin ng video. Sa papakita ko sa inyo, ito yung problema niya. Saksak natin. So ayan. Kung mapapansin yung mga bro, pangit din sa taas dito, nagpi-flicker siya. So pangit yung caster sa taas. So yan yung ayusin natin mga bro. Tayo magpatuloy mga masters, shoutout muna natin yung mga ka-masters nating walang sawang sumusuporta sa atin. West Juju Tech Electronics, Bong Electronics, Fix and Review, shoutout sa Yubay. Master by Alex Bautista, Difficulty in Electronics, Mandi Imperial sa Panta, Basic Bob, Mojajos Technique, syempre Master, shoutout sa iyo. Skill TV, Lukban Electronics, Sansego Electronics, Elboy Rodriguez, IQ Tech, Darwin Tech, at shoutout din sa kagrupo natin na si Bay Kinit Sekretarya ng Visayas Electronic Technician. Shoutout sa iyo, Bay. Yan. Diyan tayo magpo-focus ngayon sa PICON. So, diyan tayo magpo-focus ngayon mga bro. So, ang ginamit niyang PICON mga bro, ito model S100FAPC 2L Volume 3. Ito yung ginamit niyang PICON, so may nakita rin akong ganito, ginamit sa Sony. Tsaka, ito yung IC na to, ito yung DC-DC IC niya, built-in na siya sa ano, built-in na yung level shifter niya dito. So dito, ibig sabihin, dito na rin magagaling yung mga CKB signals niya. CKB na papasok dito, tsaka dito, papuntang panel. So yun ang titingnan natin, check natin yung mga voltahe dyan. Tapos, tingnan natin kung may problema. Power lang natin. Plug. So, yan. Nandito na siya mga bro. Check natin yung supply ng PICON. Una-una. Ito yung i-check natin. 12 volts. So, okay yung 12 volts niya. Sa BCC, yung 3.3. Ito. So, okay rin. EVDD niya, check natin. So, meron siyang 16 volt. Okay rin siya. Yung VGH niya, VON, ito. 28 volts. So, okay siya. Yung buff niya, yung negative voltage niya, or yung BGL, negative 7.2. So, okay yung DC-DC niya. Kasi nga, nakita naman natin, nagde-display, yun lang, nagpi-flicker siya. Ibig sabihin nun, sa signal tayo magpo-focus. So, check natin. Mapapansin nyo mga bro, ito yung mga resistor na maliliit na to. Putok natin. Yan. Itong mga maliliit na resistor na to. Hindi ma-focus.
lang. Yan, dyan tayo magpo-focus. Yan, ito yung anim na resistor na to. Ito yung CKB signals niya. CKB1, CKBB1, CKB2, CKBB2, CKB3, CKBB3. So, itong resistor na to, mapapansin nyo, may butas dito. Yan. Dumaan sa capacitor, tapos may butas. So, papunta yan dito, sa kabilang flex. Punta yan dito, tsaka dito. Tester natin. Nakaparalel lang yan. Nakaparalel lang yan dito. So, ito, CKB. Yan. Yan. Nakaparalel lang yan. Ganun din dito. Nakaparalel din to. Sa mga signals na to. Yan. Nakaparalel lang sila. So, para malaman natin, ma-isolate natin kung saan yung problema, maghahang tayo ngayon ng flex. Una, ihang natin to. Itong side na to. Ihang natin to. Patayin muna natin. So ngayon, testing natin. Para makita natin kung saan tayo, saan banda, saan side tayo magpo-focus. Saksak natin ulit. Saksak natin. Tapos yung nakabit, yung side dito, yung flex sa side na to, so nati-flicker pa rin. So ibig sabihin, yung problema niya is nasa side ng, sa side na to. Tanggalin natin. Kabit naman natin tong ano, minsan side. Para makita natin yung kaibahan. Tapos dito naman tayo maghahang. Yan. Saksak ulit natin. Ayan mga bro, mapapansin nyo, buo sa kabila, kaya lang may gulit. So, pero sa kanayan, buo yung picture dito, walang nagpi-flicker, ibig sabihin, good yung signal lahat sa kabilang side. Ngayon, dito tayo magpo-focus. Sa side na hinang natin. So, dito tayo mga bro, dito tayo sa side na ito magpo-focus ngayon. Try muna natin ano, i-block. Dito na papasok yung sinasabi nilang tape method. Kasi i-block natin yung signal ng side na ito, papasok ng panel. So, ayan, trace lang natin yung CKB signal. In this case, na-trace ko na siya. Ito siya. Ito yung CKB signals niya. Yan, yung mga dot na yan. Ito yung CKB signals niya. So, may label naman dito mga bro. Ito yan sa gilid. Yan, CKB3, CKB1, CKB2, CKBB2, CKB3. So, itong mga signals na to, posibleng dito galing yung distortion na pumapasok sa panel. So, ito yung ibablock natin ngayon. Dito sa side na to, magbablock tayo. So, bilangin lang natin para mablock natin yung buong signal. Ginagawa ko dito, buuhan na lahat ng signals na from CKB1 to CKB3. CKBB1 to CKB3. Sinasama ko na rin pati yung ano, yung VCOM niya. Pati yung STBP. So, yun yung ibablock natin ngayon. So, kuha lang ako ng tape para masimulan natin mag-block. Kata yung tape. So, bilangin lang natin mga bro. Dito, nagsimula yung VCOM. Plus is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 8 na pin, yung VCOM na. So, ibig sabihin dito, ibablock din natin yung pang 8 na pin papunta ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pins yung ibablock natin. From pin 8, tapos bibilan tayo ng 13 pins. So,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, dito tayo magsisimula. Hanggang 1, 2, 3, 4. Hanggang dito. So, bablock natin yan mga bro. So, ayan yung na-block natin mga bro. Pasensya na kayo, maingay dito, naulan. So, ayan, yun yung na-block natin. Ngayon, ika-try natin ikabit. Try natin ikabit. Tapos, testing na natin. Isaksak lang natin. So ayan mga bro, tingnan nyo, malinis na siya mga bro. Kala nga. So ayan siya, malinis na siya. Test natin yung inyong. So ayan yung picture nya mga bro. Bigla siyang hindi na siya nag-flicker, maliwanag na, malinis. So, yun yung, ano, yun yung paraan ng mga flickering. Lalo na pag ganitong may tikon, pwede tayong mag-block lang gamit yung tape. Kasi wala namang, ano, hindi naman pwede natin ikat yun. So, yun lang mga bro. Okay na siya. Ito yung guhit na to. Talagang, mahihirapan tayong tanggalin yan. Banding na kailangan yan. Pero susubukan pa rin natin. Bubuksan ko to. So, okay na siya mga bro. Ito lang yung tinape natin yan. Mga signals na yan. Linahat ko na. So, okay na siya mga bro.